And here we go. Maraming maraming salamat, Reptar Aquino, para sa napagandang introduction para sa ating unang laban dito ni Kuya Zap Nu. Pero tingnan natin dito, tama ka doon, Wolf. Zap Nu will be playing on the gold lane. Or rather, tama ka. Sa gitna siya. Tama ka. Oh, yung sinabi yung fighter mid lane? Fighter mid lane siya. It is. No, it might be the case na mid lane talaga si Chuck, no? Kasi walang mask si Zap. Pero kasi naka-high and dry. Dito si Zap Nu. So fighter mid. Actually, they did this. Almost the same thing. That was Eto Max who actually tried to pull it off. So the Curtizy. Mm-hmm. Yung Curtizy treatment na assassin, na Hayabusa, Lapu-Lapu sa may mid lane. Okay, execration so with surprises. And Nightmare. Feeding Riggy nga. Masasabi ko lang, Love PDR, sanay na kami. Sanay, dito nag-umpisa yan eh. Dito. Yes. Dito nag-originate yan, guys. And mind you, doon sa Pinas. Doon sa Pinas. Execration din ang unang nakatikim doon from Aura. And a kill? Kaya... Why would you give a kill to the Diggy? Nagbigay ka lang ng gold kay Zap. Exactly. Yeah. Pero, okay, napitas nila si KLBJ, but then again, that's gold for Zap, no? Exactly. Oh no, pero this is looking grim at least for side dito ng Nightmare kasi ang daming magsiscale dito para sa side ng Execration and another kill for Achilles. Mm-hmm. Mukhang mahihirapan siyang guluhin to, etong si KLBJ on this purple buff. Zap Nu and Zap Nu will be there to assist as well. Achilles, again, he's just gonna get taken out. Feeding Diggy, it's yung typical na alam na natin with the Diggy plays. Mm-hmm. Huh. Ang ano na lang dito no is kung paano ma-maximize ng rather dito ng Nightmare Esports yung lead or rather yung pambubuli dito ni Achilles. So ngayon, itong si Lin Lix is actually having a good farm or rather dito sa kanyang Claude. Pero kasi kung iisipin mo, Zap Nu could also be the key dito para ma-pick up nila kagad yung Claude on the late game eh. Oo, pero ngayon, Execration Regio trying to disrupt the take of the turtle para sa Nightmare Esports. Actually, nahatak niya si Linux palayo. Pero at the end of the day, si Linux pa rin nakakuha ng turtle dito and Execration will have to reset and farm Achilles. Still, sobrang disruptive niya laban sa YSS ni KLBJ. Sobrang didali yung farm niya. But then again, just gonna get the kills onto this Diggy. Di pa nga nakaka-level 4 dito sa KLBJ. But just give it some time. You know what? Well, looking at Achilles right now, there is a point on me that the feeding would have a certain period of time lang dito sa laro na to. Kasi dahil sa emblem niya and also yung battle spell niya na revitalize. So, siguro somewhere around like makapag-DHS or probably secure 2 core items para dito sa kanilang Claude. And from there, baka maging full support na dito si Achilles. Looking at Nightmare Esports, mukhang mag-fail. Maltaas yung chance na mag-fail itong Diggy strat nila kasi looking at Execration, lahat ng heroes sila nagsiscale. Kahit nga si Chuck Nu pwede mag-scale. Yes. The only scaling hero sa Nightmare Esports is the Claude and maybe yung Benedetta. Pero hindi nila napipigilan yung pag-farm ni KLBJ. Yeah, or Kelra, hindi masyado na-disrupt. Renzo naman, rotation into the mid lane. Jazbin, mukhang magiging has-been na siya pero hindi pa siya matutumba dito. Finally, Renzo takes him out pero dun in the back line, in the purple buff area, napitas si Zap Nu ng Nightmare. So far, Execration still in the lead in the gold. Kelra versus Linux. Masyadong masakit yung damage ng Lunox 7. That is Kelra. That is one of the rookies of the year in the Philippines, man. You're trying to go up against and you get to take him out. Pero si Kelra naman napitas dito ni BZ. Yeah, a second too late yung Benedetta doon. It could have been a turnaround para doon sa Claude. Nakabalik pa nga siya doon sa kanyang mismong BMI. Pero fortunately, may flicker doon si Kelra to have the gap close para doon sa kanyang mga Chaos Balls. But yeah, still, the gold is leaning towards dito mga kaibigan sa Execration. Yep. Bad decision mula kay Linlix. Hopefully, nakapag-farm siya with that. Kasi yung ginawa niya kay Kelra, bukod sa binigyan niya ng kill, yung gold laner ng Execration, tsaka ng EXP, ay sa siyang jungler. Yes. Dapat niyang i-prioritize yung sarili niya. That play is really bad. Tinry niyang i-clear yung crammer dun sa may top lane. And Kelra was ready with the flicker. Alam niya kasi na mag-BMI, so nakahandang-handa talaga yung kanyang ulti. Yes. Ay, yung flicker, I mean. Speaking of handa, Wolf, dito, na-pick up na naman nila dito si Achilles and they could potentially try to go within the turtle pero mukhang medyo malayo pa si KLBJ. Ginugulo pa rin siya doon ni Achilles but Soul gets picked off. Now, Execration.
still in control of the game. 1K gold lead, a lot of kills, pero si Renjo naman ang magdadive dito ng Nightmare Esports. Unang tori ng laro, mapupunta sa Nightmare Execration. Meanwhile, on the other hand, nakakuha na naman sila ng kill onto Achilles' Diggy, and they'll be able to get the turtle. So, naging trade. Bot side napunta sa Nightmare, pero yung pagong mapupunta sa Execration. And not only that, and secure din ni Zap Louie yung outer turret sa may gitna, which is a better of trade para sa Execration against Nightmare. Mas malaki na yung performance, yung pang-hold nyo in the mid lane. Oh, wow. Yung momentum nyo, the chance to get it there. And meanwhile, Zapnu, 7 kills, 1 death, 4 assists already. Kaka-pick off lang niya sa Farsa ni So Soul. And look at the KDA ngayon dito ni Zapnu Reptar. 814 teaching them kids how to play Mobile Legends. Parang hindi natin nakita buong whole buong season 7, no? Parang naglaro siya buong season 7. Oh wow, batak na batak pa rin talaga. That's Zapnu on your screens right now, mga kaibigan. Kelra going with BZ. Oh. BZ siyang patayin doon yung Benedetta. So-Soul naman, naghahanap sila. Baka makahanap ng pitas with the Feathered Airstrike. Pero hindi, lumipad ka lang. Dumuan ka lang para lumipad sa harap namin. Ano yun? Oh, no. Alright, this is getting out of hand, I wanna guys. Say yes. Lalo na yung fact na 5 minutes 50, nagkaroon ng Raptor Machete. Okay. Inuna pala niya yung DHS. Oo. So, mayaman naman pala si Linlix. Kaso dalawa na yung death niya. He tried to go for the play in the top lane. And it's gonna be very dependent sa Claude na to kung paano bubuhatin ng Nightmare Esports yung kanilang masarili. Going up against Execration, lalong-lalo na dahil luging-lugi na siya sa gold. Grabe yung pick-off ni Zapnu. Zapnu, nasa Paknu dito si Benedetta. That's a kill onto BZ. A little bit too busy dying there, bro. Yes, ooh. And mahirap din eh, no? I mean, the Divine Judgment is an automatic suppress para dun sa... Or rather, at least a crowd control para dun sa Benedetta and an easy pick off. And not to mention that Zapnu here is actually getting item. This is by far like a, pwede nating tawagin like a Foss 4-ish na Cho, and is actually getting items na para ka lang din nasa side lane. Mid lane talaga. Foss 4, nakita ni Chuck tulad si Linlix. Oh, pero hindi siya makakuha ng hatap doon. Kill is back in the game. And yung sinabi nyo kanina na at one point, hindi na masyado makakagalaw yung Diggy. Yeah, they were able to get a kill there. Mm-hmm. Pero nararamdaman natin yung pag-fall off ng Diggy strat ng Nightmare Esports. Although they're fighting, yung key lang dito is yung rotation ni So Soul at saka ni Linlix. Yes. Kasi yun yung highest chance nila na makahanap ng turnaround eh. Oh, and the moment na nakikita mo nang nagtitipi ngayon, or rather recall dito, si Kelra, this is also showing Nightmare Esports na confident na ang Execration to going on to this fight. And look at that. Tignan mo si Kelra! Mega Shocker. Kill! The Mountain Shocker along with the Darkening Combo. Chaos Assault by Kelra. Grabe, the turnaround in the top lane for Execration. Na-shock sila talaga eh. Oo. Shocker eh, no? Shocker. Six out of ten. Execration, nakita nila agad kung nasa yung mga members of Nightmare Esports. Dahil sa Ultimate Season Chain habang tumatawa si Rob. At instantly si Kelra, sabi niya, wala nang patumpik-tumpik pa. Kinombo agad niya with Darkening. Nabugaw niya doon si Jazbin. At dahil walang initiator mula sa Nightmare Esports na parang hard initiation, hindi katulad ng Execration na may Glue, na meron silang Cho, na merong Kaja, they didn't have the other sources of initiation apart from Lapu-Lapu. Kaya nga naman, nung nabigyan na si Lapu-Lapu, napalow na nila si Jazbin, hindi na makaporma Nightmare Esports. Shadow Mask by Execration, pero may kutubang Nightmare Esports. Nakita nila na si Chakno nandun. Susubukan nila kunin yung purple buff ng Nightmare, pero masisecure dito ng team galing sa Lao, and Execration will back off. Ay, hindi! Purple buff ata. Pero nakuha ni kung iisipin nyo dito guys, isa lang yung nabasag dito na tore ng Nightmare Esports, dun pa sa mismong lane ng Glue in the mid and the top lane. Yeah. Parang unscathed talaga, hindi mapaso, hindi makasabay ngayon dito ang Nightmare Esports, given na meron silang feeding Diggy strategy na could potentially give space para dito kay Linlix. Yes, he actually has this DHS, meron golden na rin siyang golden stuff, pero at one point, paano ang magiging initiation dito ng Nightmare Esports? Napakahirap ng pwesto ng Claude na, lalo na jungler. Imagine mo, Cho,
na may Way of the Dragon mid lane, tapos meron kang Divine Judgment na hindi mo nga mapipurify, pero wala na nga rin siyang purify dahil jungler siya. Exactly. Saka si Sapno pa eh. Nandun si Kuya Billy. Paano mo tayo? Tignan mo, tatlo. Distraction lang yan. Distraction lang. Okay. Part of the plan kasi kinukuha nila yung Lord. Wala namang bias. Diba? It was all part of the plan. All part of the plan. It's all facts. Nakasulat yun sa notebook ni Coach Pakbit. Yun, no, tignan mo, galing yung Renjo with the pick up there to the members of Nightmare Esports. Lalaban ba ang execration dito? Hindi makahanap ng positioning si Soul with the, or Soul with the Farsa. Pero nakahatak na naman isa dito si Chaknu. Again, that is a Kaja na meron ng fleeting time. Nakapull yourself together na rin. Mabilis talaga yung access niya doon sa Divine Judgment. And TP-TP dito tayo. Ito yung style natin eh. Oh, yes. Wow. Nagsasahe ko tayo sa Pinas eh. At nakakakuha pa si Kelra ng purple buff. Napakayaman na rin ni Kelra. Naka Lightning, Truncheon, Holy Crystal. I'm sure na pag tumalon siya with a Ruby DD play, sila ay matutunaw. Oh, wow, mga kaibigan. I mean, this might be a quick match. Yes. Diba? Parang medyo may 10 beats pa tayo na feeling. What's up? Pero, nako, wag kang tumetelok kay Kuya Billy. Wag kang magiging telok sa harap ni Kuya Billy. Oh, kahit Billy, come on. Don't do that. Look at that. Feather Death Strike, para maklear lang yung minion wave and execration are fully in control. See, hindi kami bias kahit sa... Yeah. First 3 minutes of the game, sinasabi na namin, bakit ito ginagawa ng Diggy? Pero tignan mo naman, hatak galing kay Chaknu. Flicker in gamit ng Divine Judgment. Nakapita sila ng isa. Ito naman si Kelra. Power for the Brilliance kinumit dito para hindi siya matamaan ng damage. Legendary na si KillVJ. That's a kill for the King. And that looks like it's game for execration. The team from the Philippines, baby, running wild all over Nightmare Esports. It's a nightmare. Si Justbin na Justbin yagan ng execration dito. Execration looking to take game number one laban sa Nightmare Esports. Wow, what a solid performance from the whole execution squad. The first time in a long time natin na nakita si Zapnu to play. Wow, I'm pretty sure.